Magandang buhay mga kakusina! Na-try na ba gumawa ng OB and Pandan Carioca? Kung hindi pa po, tara, samahan niyo po ako. Ito po yung mga ingredients po natin. Yes. Ito po yung coffee flavor and pandan flavor. Let's get started! Dito sa part na to po, hindi ko na video pala yung paggawa ko ng dough, kaya sorry po. Pero don't worry po, isisend ko po yung link sa description po yung live ko last time kung paano ako gumawa ng dough ng carioca. Yan, tinusok ko po sa gitna guys lahat yan para pag naprito po, hindi po siya gaanong puputok o sasabog. Yan. Ngayon po, mag-prito na po tayo sa OB flavor. Baliktarin po natin. Niluto na po ang ating OB flavor. Sunod naman ang pandan flavor. Baliktarin po natin. Ayan, naluto na po lahat. Nasunod po natin iluto dito ay sugar and water. Ilagay po natin yung 2 cups light brown sugar. 1 cup of water. Una po natin yung flame. Tapos, punawin po natin yung sugar. Mahina lang po yung apoy guys. Mix-mix lang po para matuloy yung sugar natin. Pag kumulo na yung sugar na ganyan po, ilagay niyo na po yung carioca. And then, haluin lang po natin hanggang dumikit po yung sugar sa carioca or mag-dry yung sugar. Yan, malapit-lapit na po siya maluto. Haluin lang po para hindi po siya masunog. Ayan, ready done po. Ganyan po yung nanap nating paggawa ng carioca. Ready to tuhog na po. Ayan, natuhog ko na po lahat guys. Kaya ready to eat na or ready to serve. And pwede nating itinda rin na rin po. Hope may natutunan po kayo sa video na ito. And thank you very much po sa lahat po nagbibigay ng stars kay Lorelei's Kitchen. Thank you to all supporters and followers. Thank you guys. God bless everyone. Bye!